everyone, welcome back ulit sa aking panibagong tutorial. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba maalis yung mga copyright claim sa inyong mga YouTube video. By the way, ako nga pala si Yvette Gaming, ako pa yung tuturo ng mga tutorial tips na kung saan abot sa YouTube, abot sa gaming, and kung ano pa na makakatulong sa ating mga small YouTubers. So ayun na nga, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano alisin yung copyright claim sa inyong mga YouTube video na hindi ninyo dinidelete yung video na yon or hindi nyo pinaprivate. So bakit nga ba tayo na copyright claim sa isang video na in-upload natin? Maybe doon sa background music or doon sa video. Pero karamihan guys, kadalasan copyright claim ang isang YouTube video kapag nakagamit tayo ng music ng iba na kung saan naka-upload na dati sa YouTube. So, ibig sabihin na de-detect na siya ni YouTube and nandun na siya sa algorithm ni YouTube. So, ayun mga lori. So, ginawa ko tong tutorial na to para sagutin yung tanong ng isa nating ka-small YouTubers. Nag-post kasi siya sa Facebook group na kung saan nag-apply na siya for monetization. Kaya nga lang, may mga copyright claim yung kanyang video. So, nagtatanong siya kung i-delete niya na lang daw yung mga video na may copyright claim. Ang suggestion ko is hindi mo na kailangan i-delete or i-private ang video para lamang matanggal yung copyright claim. Diba? Kasi sayang guys ng views, sayang ng likes, mababawasan ng watch hours ang yung channel and pwede itong hindi na ma-monetize. Kasi nga, diba? Para ma-monetize ka sa YouTube, kailangan mo ng 4K watch hours, diba? And also 1,000 subscribers. So ang gagawin natin, punta tayo sa ating Google Chrome. Minsan pagkapunta natin ng browser, ganito yung lalabas pag type mo ng youtube.com. So ang gagawin mo, click mo tong 3 dots. Ayan. Pag-click mo ng 3 dots, desktop site. Hanapin mo tong desktop site. So pagka-pindot mo ng desktop site, ito na yung susunod mong gagawin. Next is puntahan mo tong profile mo. Ayan. Pagkapunta, ayan o. Pagkapunta mo dito ng profile, ayan. Click mo yan. Pagka-click mo yan, click mo tong your channel. Ayan. Pagka-click mo ng your channel, click mo tong customize channel. So, sana guys, nakakasunod kayo ha. Pag ganyan niya, pupunta siya sa kanyang ano. Click mo tong 3 dots. Ulit. Click mo tong desktop site. Ayan, sana guys, nakakasunod kayo ah. Pasensya na, mahina yung net eh. Nakadata lang ako guys. So, umasa lang ako sa data. Alam mo naman, sa ating mga small YouTubers kakasimula pa lang. So, data dito muna tayo. Saka natin magpapakabit ng wifi. So, ayan, pagka-click mo na ito yung nilalabas. So, ang gagawin mo, zoom ko lang guys para makita nyo. Click mo to. Ito. Click mo yan. Pupunta ka na doon sa mga video mo. Ayan. Pupunta ka na doon sa mga video mo na in-upload. So, makikita mo dito. Ulitin natin. Ayan na guys. Diba? Copyright claim siya. Makikita mo copyright claim yung kanyang restriction. So, ibig sabihin na copyright ako dito sa music. So, anong gagawin ko para matanggal yan na hindi ko dinidelete yung video or pinaprivate? Kasi pa kahit iprivate mo yan, copyright claim pa rin yan. Diba? So, ang gagawin natin, zoom lang natin ng konti. Kasi gamit ko guys device, diba? Pero pag sa computer, madali lang itong gawin. Hindi mo na kailangan i-zoom. Pero since na device yung gamit natin, kasi nga, ayun, small YouTubers pa lang tayo. Ayun guys, kaka-upload ko lang yan guys. Mayroon na agad na 5 viewers, diba? So, maganda sana, kaya lang ayun may copyright claim. So ang gagawin natin, ngayon is click mo tong itong copyright claim. Click mo yung copyright claim na yan and then see details. Ayun. Pag na see details mo na siya, ayun, select action. Click mo tong select action. May tatlong pilian dyan, trim out, replace song, or mute song. Ang gagawin natin guys, imi-mute natin yung song.
Yun. May dalawa ulit kayong pilian. Mute. Unang pilian, mute all sounds when song plays. At pangalawa, mute song only. So, anong pagkakaiba nito? For example, gumamit kayo ng background music sa inyong video. Pag pinili nyo itong una, yung mute all sound when song plays, ibig sabihin, lahat yan mamimute. Ibig sabihin, yung video nyo wala ng sound. Hindi lang kasi, dito kasi sa unahan, hindi lang music or sound, yung background music ang namamute. Pati yung pagsalita nyo kasi, for example, nagbablog kayo. Lahat ng sound, as in lahat ng sound, mamamute. Pero kapag dito sa pangalawang pinili mo, yung music lang o yung background lang, yung mamamute. So, ang gagawin ko, ito lang yung aking pipiliin kasi background music lang naman yung background music lang naman yung na-copyright doon sa aking vlog. So, ang gagawin ko, continue ko siya. And then, click ko tong mute. Yun. So, ito guys, processing pa to. Pwede mo naman siya ng pwede mo naman siyang i-close kasi maghihintay ka lang ng mga ilang minuto, 'di ba? Kasi nagpa-process siya. Hintayin mo lang siya. By the way, guys, yung ano kasi, yung copyright claim kasi is medyo okay lang naman 'yun. Hindi naman siya nakakasama sa ating channel. Kaya nga lang ang masama dito is yung copyright strike. Kapag tatlong beses ka, guys, na copyright strike, nako. Yung effort mo mawawala lahat kasi madidelete nila, I mean, ibaban ni YouTube yung YouTube channel mo and i-delete niya lahat ng video mo. So, sayang ating pinaghirapan, 'di ba? Okay lang naman yung copyright strike. Kaya nga lang guys, kapag nag-apply na kayo for monetization, medyo mahihirapan kayo mag-apply or medyo mahihirapan kayo ma-approve kasi nga may copyright claim ang inyong video. So, I suggest bago kayo mag-apply ng for monetization, ayusin nyo muna yung channel nyo. Tanggalin nyo yung mga copyright claim. Hindi nyo i-delete ha. Itong tutorial na to ang gagawin nyo. I-mute nyo lang yung mga background music, lahat ng mga naka-copyright claim na video. I-mute nyo lang guys, hindi nyo na kailangan i-delete, di ba? For example naman, na-monetize kayo tapos, ayun, monetize na kayo. Tapos nagkaroon kayo ng copyright claim sa inyong video. So, ang mangyayari kasi ngayon guys, for example, nag-trending yung video mo tapos may copyright claim pala yun. So, ang mangyayari guys, hati yung bayaran. For example, may ginamit kang background music ni Justin Bieber and nag-trending yun. So, ang mangyayari, hati kayo ng sahod. Si Justin Bieber makakakuha din ng kalahati ng sahod dun sa video na ginawa mo na kung saan ginamitan mo ng kanyang background music. So, ayun guys, nakita natin. Oh. Kung nakikita nyo guys, wala na siyang copyright claim. Yung restriction niya wala na. Diba? Ganyan lang guys, kadali kung paano alisin yung copyright claim ng ating mga video. Diba? So, napakadali guys. So guys, kung may natutunan kayo or kung nakatulong ta sa inyo ng malaki, please don't forget to subscribe, like, and share this video. Salamat mga Lodi.